Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel, no. So ngayon papakita ko sa inyo paano ba maglabas ng token sa mga game tulad ng HOH, Honor of Heroes, which is yung Honco token, Incar sa Dekaron, Draco at Hydra. Yun lang naman ang nilalaro ko, MIR4, Draco and Hydra, at yung upcoming na MIR-M, which is yung drone or dogma. Nasa baba na ata yun. Ay, wala pa. Wala pa palang nalagay dito, guys. So, yun, drone and dogma yung dadagdag. So, dapat alam nyo na to. So, halimbawa, magbebenta kayo ng Honco. Halimbawa, Honco naman yung pinakasikat ngayon na magparami ng Wemix. So, nakita nyo naman, 10 yung Wemix ko. Galing yan lahat sa Honco. So, halimbawa, may Honco kayo. Ibebenta nyo lang siya, isesell nyo siya dito, guys. Di ba, may pula at saka blue, may green. So, sa green, pwede kayo magbenta dyan, guys. Kaso, matagal yan. Pero kapag dito kasi sa pula, pag once na sinel nyo, magiging P.Wemix pa. Hindi na kayo maghihintay. Kasi kapag may bibili dyan, so kung dito nyo nilagay yon, which is yung buyer bibili dito, mabibili yon. Kaso, hihintayin nyo pa. Okay? Mas maganda kapag ibenta nyo na, kahit hindi naman masyadong lugi yan, 0.1 lang naman yung pinagkaiba sa dulo. Lalo na kung pa isa-isa lang, dito ko na kayo magbenta para hindi na hold yung P.Wemix. Kasi maraming nagtatanong, Kuya Box, hindi ba narating yung binenta kong Honco? Guys, naka-stack pa yun dito kung dito nyo binenta. Kasi hinihintay natin may bumili. Kaya nga may buy and sell yan. Kaya, pag buy dito sa green, sure bull na mabibili ka. Kasi pag bumibi ka ng bababa, hindi yan tsambahan lang kung may magbebenta sa'yo. So, vice versa lang siya. So, isell nyo na dito agad, ayan. Magiging P.Wemix na siya. So, ganun ang mechanics niyan, guys, sa mga crypto trading. So, hindi ko na kayo tuturuan yan kasi dapat aralin niyo yan. So, tinuturo ko lang po paano yung mabilis para maging P.Wemix agad. Para hindi siya natetengga dyan. Halimbawa, kailangan nyo na talaga ng datong. Okay? So, ngayon, magiging P.Wemix na siya. Tapos, sa order, lalabas dito. Tapos, ilalagin nyo, syempre, yung inyong password. Okay? Yung password ng Play Wallet. Magiba ang password ng sa trading at iba yung passwords kapag nag-login. Okay? Mas okay kung pag same nyo na lang ng password para kung sakaling hindi kayo malos Wemix. So, ngayon ito, yung P.Wemix, gagawin natin siyang Wemix 3.0 kasi yun ang kailangan, guys. Huwag nyong isesend to. Huwag kayong magsesend ng token tapos ipipaste nyo yung address ng Kucoin nyo. Mali yun. Big wrong yun, guys. Kasi magiging airdrop yun. Guys, tandaan nyo, P.Wemix, wala yan. Walang pwedeng isendan yan ng kahit ano. Okay? Sa Wemix lang. Ito kasi yung P.Wemix. Yan yung pambili natin ng NFT character. Okay? So, ngayon, i-bridge natin siya. Gagawin natin siyang gaya yung sabi sa inyo, may bayad. Kaya hinihipong ko muna, guys. Pero since ito ay sample lang, para meron lang kay idea. So, in-next lang natin, guys. Ayan. Sure. Tapos, ilagay nyo lang yung password nyo. So, ilagay nyo yung password nyo maigi dito. So, madali lang yan. I-ano lang naman yan. I-bridge lang naman. Ayan. Yung password, ilagay lang. Ilagay lang yung password. Sabi, okay nyo, guys. Ayan. Pag nag-success, ayun. Signature completes. Ayan. Lilipat yan. Ayan. Bridge complete. Magiging, ano na siya, Wemix. 3.0. Okay, ayan. 3.0 na, guys. Ayan. Kita nyo? 3.0 na siya. Ngayon, meron akong dosing Wemix. So, ayan yung isesend ko naman dito sa Kucoin. Okay, punta tayo sa Kucoin. Punta kayo sa ano. Ayan, pwede na pala dito. Ay, yun na. Pwede na kayo mag-tin. Halimbawa dito. Ba't ganun? So, ayan. Trade natin yung Wemix. Tingnan natin baka nabago. Ayun, Wemix to USDT. Pero ba't wala dun sa search yung USDT? So, dahil i-deposit lang naman natin, mamaya natin gamitin to, no? Sa pang-cash out pala to. So, ito yung sa part 2 na ating video, guys. Yung sa cash, sa pag-cash out. So, gawa kayo ng Kucoin. Ah, kung wala kayong coin PH, so gagawa tayo ng dalawang, ano nun, dalawang set. Pwede sa Binance or sa coin PH. Para sa akin, mas madali na sa coin PH kasi pwede mo na siyang irekta into GKASH. Okay. So, sample lang to, guys. So, part 1 muna para hindi kayo malito. So, pag ano kayo, punta kayo sa dito. Sa main, sa account nyo, guys. Dito. Sa main account, no? Punta kayo dyan para i-deposit natin yung Wemix na galing sa pre-wallet. So,
dahan-dahan lang tayo guys, huwag kayong masyadong magmadali, huwag kayong mag-skip ng mga sasabihin natin dito kasi bibigyan ko yun ng mga babala. Okay? So type nyo lang Wemix. Ayan. Ano ba gagawin nyo? Withdraw or deposit? Siyempre deposit kasi hindi naman natin mawi-withdraw yan. So deposit. Ayan. Wemix. Piliin nyo lang yung Wemix. Ayan. So ito yung address. Guys, tandaan nyo ha, itama nyo yung address. So copy nyo na lang para hindi kayo magkamali. Okay? Copy nyo. O Wemix yan guys ha. O deposit crypto. Kasi Wemix talaga yung kailangan nyo. So isa-send natin to. Dahan-dahan guys ha. Send coin. Kung hindi kayo sigurado guys, mas okay mag-send muna kayo ng isang piraso. Okay? Kung na-receive niya, halimbawa, ayan, free lang naman guys eh. Oh. Send na kayo ng isang piraso. Since free lang siya guys. Para sample. Ganyan kasi ang pagsisend. Hindi yung isang bultahan. Okay? Once na na-receive niya yan, ayan. Try natin kung marireceive ba. So, magdalawa tayong, magduplicate tayo para makita natin kung masesend ba talaga siya sa Wemix. Okay? Ayan, lagay ulit yung password. Ayan, signature complete. So, nasend na guys. Ayan. Nasend na yung isang Wemix. Oh, grabe naman. May gas pero nakalagay free, no? Pero may gas na bawas. Talaga to si Wemix. Nakalagay free pero may bawas, ha? Ikaw, ha? Kala ko free ah. O ngayon punta kayo sa wallet, sa main wallet nyo. Tingnan nyo kung nag-reflect na yung Wemix. Type nyo lang Wemix kung may budget kayo sa Wemix. Pati USDT na wala. US. Wala. Ay, nasa ano nga pala? Nasa trade nga pala. Kaya pala nagtaka ako bakit nawala yung kapraso kung sa trade ko pala nila guys. So mag-iba yun guys ha. Yung sa trading account niya, trade account. So ayan, ito yung Wemix ko. Nasa trade account siya. Para madali siyang isend sa USDT. Okay? So ayan, hintayin natin kung nag-reflect na yung Wemix. Hintayin lang natin, refresh. So tingin nyo muna kung magre-reflect. So lalabas naman ata dito yun. Ayun, in progress guys. So ayan no. So, nakikita nyo naman. So, ibig sabihin, nare-receive na ng Kucoin. So, may progress, guys. Oh. Hintayin natin. Sige, hintayin natin. Hintayin lang natin. Medyo, huwag kayong maiinip. Baka sabihin nyo, tagal naman. Talagang ganyan, guys. Hindi agad yan agad yan na ano eh. Hindi agad isang petik lang. So, may part 2 tayo ng video. Saan nyo ba gusto? So, ibubukod natin by Binance, by CoinPH saan kayo madadalian. So pagbubukurin ko pero ito muna yung part 1 bago tayo sa part 2 kasi magkaibang basta magkaibang wallet ang gagawin natin sa Binance ba or sa CoinPH kayo madadalian. Para sa akin guys sa CoinPH kasi ang gagawin nyo na lang dito ayan completed na. So kapag completed na ayan refresh natin magre-reflect na ba yung isang Wemix dito ayun lumabas na yung isang Wemix. Okay? So, isend nyo na yung lahat. Ito, lahat na to, isend nyo na. So, send coin. Ilagay ulit yung address, i-paste lang. So, tama ba? O, mas maganda, i-copy nyo na lang ulit ito para kayo ay hindi mahirapan. Ayan, i-copy nyo na lang para sigurado, double, delete nyo, sabi i-paste. Ayan. Next, i-max nyo na kasi meron kang gas fee. Pwede naman may putal. So, 59. Magtira kayo ng ano, putal. Para lang secure yan. Ganyan lang. Hayaan na yung ito. So, send natin. Ayan. Kasi may kaltas talaga o yung 0.003 gas fee. May gas fee. Sabi libre daw. So, ayan. Isasend ko lang yan guys. Tingnan nyo lang. Ayan. Signature completes. So, ayan. Okay. So, hintayin natin guys. So, laro na kayo ng Honco, guys. Napakadali nung HOH para kumita kayo ng Honco habang wala pa si MIR4. So, ganyan ang ginagawa ko, guys. So, no need na bumili ka pa ng Wemix. Ang dami-daming games dyan. Merong pwede kang mag-Dekaron. Alam ko sa Dekaron, malaki kinikita nila yan, guys. Oh. So, magre-reflect na yan. So, inuulit ko, guys. Gagawa ko ng another 2 videos, which is ano gusto nyo. Sa Binance,
ang gagawin natin sa Binance, guys, is P2P transaction. Kasi ba't pa natin isesend sa Binance kung hindi tayo mag-P2P transaction doon? Ibig sabihin, rekta na sa GKASH yun. Pag sinend yung USDT from USDT from KuCoin to Binance, ibibenta natin yung USDT rekta na sa GKASH. O, pwede naman si KuCoin, i-convert natin sa XRP, tapos isesend natin sa CoinPH, i-convert to PHP para isesend sa GKASH. So, ano ba yung mas trip nyo? Okay, comment below kasi kung ano yung mas maraming request, yun yung gagawin ko. Guys, wala kasi kaya ganun sinasabi ko sa inyo, wala naman kayong mga, alam ko yung iba dito, walang bank account. So, kasi kapag magsesend ka ng P2P dito, so pakita muna natin guys ha, yan, may P2P dito, yan, kaso walang rektang GKASH. So, kailangan mong mag-payment setting dyan. Gusto nyo bang magulo pa yung inyong buhay? Hindi, joke lang. So, mag-a-add kayo ng account na pang-payment nyo. Okay? So, meron dyan bank. Ayan, sa bank. O, set up nyo yung bank account nyo dito. Tapos, i-complete nyo. Okay? Para sa akin, malilito kayo kung wala kayong mga bank accounts. Okay? Ayan, o. Wala silang, ano. Kunyari, magsesell ka ng USDT. O, ito yung mga web money. Ito. Ewan ko kung ano yan. Cash App. Ito, Cash App. Perfect Money. May Google Pay kaso wala sa bansa natin, no? Advance Cash. O, yun yung mga tinatanggap lang nila. Hindi katulad sa Binance. Ang dami, di ba? May GCash, PayMaya. Halos lahat. Kaya ang ganda kapag itong si Wemix Team ay nilakad nila yung sa Binance. So, guys, panoorin nyo yung buong video. Huwag kayong mag-i-skip kasi pwede kayong ma-airdrop. Yun yung gusto kong iwasan nyo. Yan, kompleto na yung transaction natin. Ayan. So, nandyan na yung Wemix. Magre-reflect na yan. Type mo lang ulit, Wemix. So, refresh. So, ayun na. Ayun. Nag-reflect na siya. 12.89 which is total ng 5.8 USD. Okay? So, yun lamang guys. Sana nakatulong tong video na to. Itong part 1 pa lang. So, ang tanong, saan nyo ba gustong padaanin para maging GKASH to? So, ganun kahirap, ganun kadaming process para maging cash pa to. So, pwedeng CoinPH or Binance via P2P. Guys, hindi na natin pag sinend sa Binance, isesend pa natin sa CoinPH. Wag ganun. So, kapag sinend ko sa Binance to, P2P trading ang ituturo ko sa inyo. Which is, na-content ko na yun, guys, dyan eh, sa Nino Kuni. Pero ibubukod natin para hindi nakakadito. So, mag-comment kayo sa baba kung Binance ba gusto nyo or CoinPH. So, yun lamang guys. Hanggang sa muli. Paalam.